guys, welcome back to my channel. Kayo ba po ay gustong-gustong umakit ng swerte at pera at tagumpay sa ating buhay? Alam ko po lahat po tayo ay nagnanais niyan. Ito po ay ibang pamamaraan para umakit po ng swerte, tagumpay, pera sa ating buhay. Kaya papasukin po natin yan sa simpleng pamamaraan ay makakamit po natin ang ating mga inaasam. Tatanungin nyo ay isa po ko sa mahilig sa ganyan. Hindi po tayo nagpapahuli sa ganyan at meron po rin tayong kaalaman sa mga ganyang gawain. Ayoko lamang po magkwento ng mga about naman sa akin dahil kumbaga soon, kapag may lakas sa tayo ng loob na ikwento lahat-lahat. Pero sa akin ay napakaraming patunay niyan, ganun din sa mga malalapit sa akin na nakikilala ko. Yan po ay kumbaga kaya iniinganyo ko kayo na maniwala sa ganyan dahil wala pong masama. Unang-una, napakamurang halaga ay aasenso po tayo, di ba? Marami pong tao na kahit ano pong kayod parang sa ulat wala rin. Una po talaga naranasan natin yan. Kaya tayo po ay sa mga simpleng bagay ay nakapit. Yung iba pa nga po, basta wag lamang kayo na bibili po ng mga kamamahal na mga ano or may mag-aalok sa inyo ng mga pampaswerte na kamamahal. Huwag pong ganon. Yung mga ganito ritual na lang, manunod lamang po kayo. Hindi naman namin kayo sinisingil, manunod lamang po kayo. Pero nasa inyo po yan ang inyong paniniwala. Ayan po. Pero yung mga ganong kamamahal na aalukin kayo, at lalo't ang mga salitain, may naringgan na po kung ganyan, sasabihin magsakripisyo ka na lang. Ibig sabihin, wala kang pera, ipangutang mo, wag niyo po yung gagawin dahil yan po ay instead na kayo ay swertehin, aalatin po kayo, mamalasing kayo. Kaya kung ako po sa inyo, yung mga simpleng bagay kagaya nito, nanonood lamang naman tayo at yun ay wala namang paniningil na nagaganap, wala rin naman ako ibinibenta sa inyo. Kumbaga, nasa inyo lamang po, wag po tayong magalit, nasa inyo po kung kayo ay maniniwala. Basta, ako po, kaya ako po shinare, ganun din po sa mga remedies, ang aking mga video, dahil panati ko po ako sa ganyan at naniniwala ako sa mga dahon-dahon lamang at mga kalakalamansit asin ay nagaling. Kaya ako naman ay naniniwala din sa mga ganito at dahon-dahon lamang ay magkakaroon ng pera, basta nandun yung paniniwala. Yung kagaya po na sinishare ko sa inyo, na yun nga po may nag-utos, ako po ay naniniwala sa instinct na kapag ating inisip, ay magkakatotoo. Kagaya nga po may kakilala ko na may nag-utos, nanonood siya, na ngayon may inutusan po siya. Siya daw ay masama ang pakiramdam. Kasi alam po niya na kapag siya ay tinawas doon sa taong yon, ay siya daw ay nagaling. Masama daw po pakiramdam. Sabi ko, tetestingin lamang natin sa pamamagitan ng kanyang isip kung siya ay gagaling. Ay di ganun na. Sabi namin napatawas na, okay na. Ay, ganun ba? Sige ha, salamat, sabi ng tao. At tapos ngayon, nag-message. Uy, salamat sa inyo at kayo nag-abala doon, maganda na ang pakiramdam ko. Na nga ba, sinasabi ko napakagaling daw po ng taong yon. Kumbaga, inisip niya na siya'y pinagamot, kaya siya'y gumaling. Kaya ang isipin din po natin, tayo'y magkakapera at tayo'y aasenso sa buhay, ayan ay magaganap. Huwag na po natin kung ano-ano yung, halimbawa kung tunay mo po talaga naman tunay, kaya po tayo nadaing. Wala naman taong nadaing na hindi naman tunay. Meron lang pero may tao din naman minsan na nadaing, pero may pera naman. May tao rin ganyan. Baga, kung tayo, kung gusto nating umasenso sa buhay, tayo po ay huwag po pala daing. Kumbaga, kahit yan ay tunay, sasabihin natin ay may paparating tayong pera, pero sa baga, wala pa naman. May paparating tayong pera, o kaya tayo ay talagang hikahos sa buhay. Sabihin natin lagi, ito'y huli ng hikahos, tayo'y aasenso na.
soon, malapit na nararamdaman yun. Baga sa ganon, think positive. Kasi yan po'y danas na danas ko na. Kapag kami naghihirap, sabihin ko, hayaan yung mga anak, ayan eh, huling-huli na natin paghihirap. Kasi damandamo ko na eh, ayan eh, iyan na yung swerte. Alam niyo, kakaganon, yung pinadaan ko na lang sila sa tawa. Pinapatawa ko po sila kasi komedyante po rin talaga tayo. Pinapadaan ko sila sa tawa, nagtatawa na lang sila. Tapos halimbawa, nakain kami ng Whopper. Wala kami pang dessert. Sabi namin, ito na lang, Whopper. Imagine natin, ito, isang burger na kalaki-laki, ganyan. Tawa na lang kami ng tawa, diba? Yung mga simple pamamaraan na instead na ikaw ay malungkot, patawanin mo yung sarili mo, tapos imaginein mo yung magaganda, yan ay mangyayari. Matutupad po yan. Makapangyari yan ang ating antalas ng ating bibig at ganoon din ang ating isipan. Magkakatotoo po yan. Ngayon, eto po ay ibang pamamaraan na pang-akit na swerte na napakadali. Wala mga kuskus balungos na mga iba na kailangan. No? Pero ibibilad pa rin natin siya siyempre sa liwanag ng araw sa umaga. At gagawin natin, bukas na bukas din, Tuesday, di ba? Tuesday or Friday, na napakaganda ng sikat ng araw. Kanina po, napakaganda ng sikat ng araw. Sana'y pinapasok nyo po. I hope na pinapasok nyo po ang liwanag sa inyong loob ng tahanan. Binuksan nyo ang mga pinto at bintana. Yun nyo pong bintana, hawiin ang mga kurtina at papasukin ang swerte. Yan po ay napaka makapangyarihan na super blessing sa loob ng ating tahanan. Ngayon, kailangan po natin ng isang jar. Tapos, kailangan din po natin, bumili na tayo ng gantong kadami. Isang puno nito, ipasok na po natin lahat siya dito. Tapos, lagyan po natin siya ng pera. Mas mainam kung may 1,000 kayo. Yung pinakamalaking halaga, ilagay niyo po dito. Halimbawa, kayo bagong sweldo. Ano ba date na yun? Basta kung kayo may pera, mas mainam, yung pinakamalaki po ang inyong ilalagay. Tapos, ngayon, lagyan niyo po yung inyong larawan. Yung sinong tao na nagre-ritual yun po, o kaya family, happy family na larawan, ilagay niyo po sa loob. Paarawan niyo po siya. Ay, bago niyo po muna siya paarawan, inyo po muna mag-wish kayo. Na naka-open po siya, mag-wish po kayo. Lahat na inyong kahilingan, i-wish niyo na. Tapos, sabihin niyo, wala po sana. Magkakaroon ako ng maraming pera, magkakaroon ako ng magandang mga bahay, mga milyones ang halaga. Magkakaroon ako ng isang mga mamahaling sasakyan. Ito, todo na po. Walang sana. Tapos, kagaya ng mga lagi ko nadidinig sa mga mayayaman at base din sa aking mga nabasa, yun nga po, at aking napanood sila. Rick Reyes, yung nagsimula po talaga sa mahirap. Vice ganda, mga katiran din. Mga ngarap ka rin naman, yan naman po ay walang bayad. Itodo-todo nyo na. Lahat po, sabihin nyo na, lahat ng mga gusto nyo. Siyempre, family picture po ating nilagay, di pangkalahatan na, pati ang mga anak po natin. Makatapos po sila ng kanilang pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay. At yun nga, maipamana ang ating mga negosyo na ganyan-ganyan kahit wala pa. Yung kumbaga, kahit wala pa, pero paparating na rin po yan. Huwag kayong mag-alala dahil yung mga salitain natin, yan po ay matutupad. O yan. Makatapos sa pag-aaral ng aking mga anak, magkaroon na sila ng magagandang buhay. Tapos, malayo sa anumang karamdaman. Lahat na ito, doon na rin po natin, pati mga karamdaman. Pagalingin sila, kung sila'y may karamdaman ngayon, lahat-lahat na ng mga tagumpay sa kanilang buhay ay makamit nila. Yan, tapos, habang kayo ay nakaano sa ano, sa jar, nag-wish, mag-wish din po kayo sa liwanag ng araw, yung papasikat. At pagkatapos po niyan, ibibilad po natin to doon sa may 6:30 hanggang 7 hanggang 8 ng umaga ay napakaganda ng bilad ng araw. Yan. Pagkatapos, hayaan po natin siya na naka-open. Ito po, ito naman ritual na to ay naka-open. Hayaan po natin siya naka-open at pagkatapos, ilagay po natin to sa ating kusina or sa ating kwarto. Tapos po sa gabi, halimbawa, hindi po tayo makatulog. Pwede rin po natin siya i-shake, paalala, na matupad yung mga wishes po natin. Ayan. Pero takluban lamang po natin ganyan. Pagkatapos, kumbaga, parang ginigising natin. Yun po, agad-agad po kayong magkakaroon ng swerte. Halimbawa, hindi naman po sinabi swerte yung matik tatama tayo ng milyones, yung mga ganyan. Yung mga biglaan swerte na hindi natin inasahan. Halimbawa,
ay ako matok na si Mudra, yung pala may ibibigay sa atin, or kaya yung kapatid natin, oy ano po tayo dito kasi merong ano ganyan, bibigyan kita na ano, this blessing na rin po yon. Or kaya halimbawa eh ano yung anak ninyo, ay mami na ano perfect ako sa exam, o kaya o ano nandiyan na si papa, dumating na, sabihin eh ay ano mahal, yung ano nadagdagan yung kita ko kasi ganyan, may umarkila sa atin ganyan ganyan, o ay di, 'di ba? Dagdag blessing po 'yon. 'Yun sinasabing blessing. Hindi naman po yung bigla ang ano, wag po muna tayo mag-expect ng too much, kasi pag nag-expect tayo ng too much tapos may dumating sa ating konting blessing, madi-disappoint tayo. Instead na ipasalamat po natin, mawawalan tayo ng gana. So, ayun ba yan? Yan lang dumating yung ganon. Huwag pong ganon. Kay maliit, kay malaki, ipagpasalamat po natin yan. Tapos, pagka malaki, doon na lang yung, wow! Hindi ko kalain yan ha. Yung mga ganon sitwasyon na kumbaga ang hiniling mo eh, ano. Pero dito, hihiling ka ng labis. Pero yung expectation mo, kumbaga, syempre, hindi pa naman tayo, yung kumbaga, sipin natin, ginawa ko to kasi naniniwala ako, pero wag po muna expect ng masyadong malaki. Basta, bibiglain na lamang po kayo niyan. Ganun lamang po, wala pong pagpapalit na magaganap, hayaan nyo lamang po siya doon. Tapos yung pera, kung hanggat maaari, hayaan nyo po siya doon. Pero kung mawalan kayo ng pera, paltan nyo na lang. Halimbawa, di, nagsimula kayo sa 1,000. Ang tapos eh, maya-maya, ay mami, wala pala tayong ganyan. Eh, kailangan, ayaw natin mangutang, kailangan natin. Palta natin ng 500. O kaya palta natin hanggang kahuli-hulihan na ay 100 na. Pagtas po nagka-pera tayo, balik ulit natin. Pero sinisigurado ko sa inyo, hindi nyo na siya matatanggal. Or kung susubukan kayo ng ano, tadhana, minsan eh, kahit alam nyo may 1,000 kayo dito, susubukan kayo ng tadhana, kakapusin kayo. Makukuha at makukuha nyo siya, basta papalta nyo siya. At kapag kayo nagkaroon muli, ibabalik nyo muli yung 1,000. Basta ganun lamang po, everyday ang gawin nyo. Hanggat napakaganda ng araw, huwag nyo pong kakalimutan, ibilad nyo po siya sa arawan. Wishes, tapos bilad sa arawan. Tapos pag halimbawang kailangan nyo ng pera, i-shake nyo lamang po siya. Paalala, remind na ikaw ay kailangan na kailangan pera pagkalooban ka. Tapos display nyo po to kung hindi po sa inyong salas, sa inyong pong kusina, or sa inyong pong kwarto. Ang dami ko pong kakilala. Mga ganito lamang po, simpleng pamamaraan ang kanilang ginagawa. Ito po yung mga tipo na may mga negosyo din na nakakapangutang. Aminin, lahat po tayo, halos lahat tayo na pagdaanan niya, talagang utang. Huwag po natin niya ikahiya. Dahil kaya naman tayo umutang, hindi naman natin ipinansugal yan. Yan po ay pinambayad natin sa iba, or kailangan po na ating mga anak, or kailangan po natin ng pagkain, or kailangan nating magbayad at talagang mapuputulan na tayo. Yung mga ganyan sitwasyon, hindi po yun nakakahiya. Kaya huwag po kayong mag-alala. Ito po yung mga sagot, bukod po sa panalangin sa taas, paniniwala sa Panginoon Diyos, ito po ang sagot, at bukod din syempre sa ating pagtatrabaho. Ito po mga to ay mga swerte na biglaan, yung po yung sinasabing swerte, yung biglaang nadating na hindi mo inaasahan. Ilang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, nasa inyo po kung kayo ay maniniwala o ano, pero para sa akin, ako po ay naniwala at nagkatotoo po para sa akin. At marami rin po mga kaibigan na naniwala at nagkatotoo din, na nag-message din. Pero kung kayo po ay, halimbawa ay kayo gumawa nito, huwag niyo pong ipagsasabi at huwag niyo na rin pong ikomento dito. Kahit saan po, halimbawa nakapanood kayo sa iba, huwag niyo rin po ikomento na kayo gumawa na. Basta yan po ay pang inyo lamang. Sikreto lamang po yung malupit na hindi pinagsasabi. Kasi kung once na sinabi nyo, kakagawa nyo lang, wala pa nadating na blessing, nakwento nyo na, nakontra na kagad. May mga tao pong gano'n na nangungontra ng mga ginagawa. Sabi na, oh, nagpapaniwala ka sa ganyan. Eh, kumbaga, wag na lang po natin silang pansinin. Kumbaga, tanongin din natin sila, kamusta naman ikaw? Di ba? Kung halimbawa, kumontra ka, ikaw, kamusta ka naman? Yun mga ganon, bahala na po sila kung sila hindi naniniwala. Basta ikaw, kung ikay gagawa po nito at ikaw may paniniwala dahil sa murang halaga at saka yung mga tinuturo naman natin sa inyo, wala namang kapalit na halaga na naniningil, yung mga ganyan, yan ang mga hindi tunay. Basta tayo nanonood lang naman at nasa inyo din naman kung kayo po ay may paniniwala. Kumbaga, kung hindi po kayo naniniwala, tip-tip-tip po kayo at para kayo may alalangan, huwag nyo po siyang gawin. Kasi wala din pong talabyan. Basta po tayo may paniniwala at lubos po sa ating, yun nga po sabi ko sa inyo,
makapangyarihan po ang ating instinct at pakiramdaman po natin at ating isipin na magkakatotoo. Basta, lagi ko po sinasabi, sikreto malupit at walang makakalam kahit sino. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Okay pong makalam kung nag-rant na po yung wishes ninyo at gusto nyo pong ulitin yung inyong jar na ginawa. Yun lang po guys, salamat po.